Hi everyone, welcome back sa ating YouTube channel. And sa video na to, i-share ko sa inyo kung paano magpalit ng clutch lining sa ating high-speed sewing machine. So, tama-tama masasagot dito yung tanong ng ating subscriber na paano daw magpalit ng clutch lining sa high-speed sewing machine. Hello everyone, welcome to Sewing Tech, kung saan mag-share ako ng mga videos about sa sewing, techniques and remedies na rin. So ayun guys, bali ito yung mga kailangan natin, yung clutch lining, tapos brush, of course screwdriver o kutsilyo pangkudkod, and rugby. So tara. So, bago natin buksan yung ulo ng motor niya, angatin muna natin tong head ng machine. So, para matanggal natin yung belt niya doon sa pulley ng motor niya. Ayan, pakita ko lang. Kapag nakaangat yung head niya, so, matatanggal niyo yung belt niya sa pulley ng motor. No, ang ating clutch motor. So bago natin tanggalin yung mga tornilyo dito. So may tatlong tornilyo yan. Na depende sa clutch motor nyo kung yung Phillips screw ba or yung negative screw, yung naka-screw dito. So bali ito yung mga tatanggalin nating screw, no? Bali tatlo yan. Isa dito, isa rin dito, at dito sa likod. At dun sa parting loob. Ito. Yan. So, tara. Kalasin na natin. So, pag sa pagkakalas guys, huwag nyo agad tatanggalin lahat ng tornilyo. So, luwagan nyo lang muna yung tatlong tornilyo. Yun, may pit eh. Running motor yun natin eh. Yun. So, importante rin dito, mahaba yung screw nyo. Kasi pag maikli yung screw nyo na gagamitin, yung driver, screwdriver, hindi kayo makakakuha ng persa. Ayan na. Tapos yung mga screw, tapos yung washer nya, dapat hindi siya mawawala. Tapos, hawakan nyo ng ganito. Yung pulley, para yung iba kasi, habang tinatanggal nila, di nila alam, maluwag masyado yung ulo ng motor nila. Pero yung mga naman, pit naman, hindi basta-basta nalalaglag. Tapos, ayan, tulad nito, medyo masikip. So, puwin lang natin dito ng konti. Ayan. Alright. So, bali ito na yung tsura ng lining natin, no? Durug-durug na. Okay. Tapos, babrasin natin to dito, sa part na to, yung mga naiwang lining dyan. Tatanggalin natin yan. So, ito yung kaya natin gagamitan ng kutsilyo, kasi tutuklapin na natin to. Kasi durug na eh. Okay? So, tara. So, bali, aalasin muna natin to. Itong naiwang lining. So, hindi siya napudpud pero nagkalasog-lasog siya. So, hindi na rin maganda yung performance ng takbo ng high-speed man ito pag ganito.
Tsaka unti-unti na yung natatanggal. So, tatanggalin na natin ng tuluyan. So ayun na, medyo wala na siya, no, tanggal na. Kailangan lang natin 'to linisin to sa part na 'to para pag dinikita natin ng rugby, malinis siya. Pag nalinis nyo na ng maayos, brasin nyo na yung pagiligid. So, para yung mga likabok, hindi dumikit dun sa rugby. No? Para, kung madikita kasi ng likabok yun, possible madaling matuklap. Okay. So, dito nilalagay yung clutch lining, tapos dito sa may band sa part na to, pag binuka mo yan, and nandito sa part na yung brake lining, yung kanyang brake lining dito sa gilid, sa tapat nitong screw na to, dito nakakabit yung brake lining. So, dito, itong ano na to, makapal pa naman yung ano niya, brake lining niya, nandito siya. Hindi ko may pakita ng maayos eh. So pag malinis na to, pwede mo na tong lagyan ng rugby. So since malinis na yung ating lagayan ng clutch lining, so lalagyan na natin siya ng rugby. So ganito maglagay. Parehas natin lalagyan yung clutch lining tsaka yung lagayan doon. Dito sa clutch, sa lining, merong wrap dito. Tapos, ito yung makinis. Medyo makinis. So, parang wala naman pinagkaiba. Pero ang usually na nilalagyan dito yung medyo magaspang. No? So, lagyan natin to. Tapos, kalat natin kung kaya ng stick or sa akin kasi gumagamit ako ng popsicle stick. Depende sa gamit yung rugby, no? Kung gaano siya kabilis matuyo. Kalat natin mabuti.
So, ingatan mo lang na walang malalagyan dito sa ilalim. Tapos patuyuin natin. Nalagyan yung amoy ko. Tapos, lagyan din natin yung ito. Lagyan din natin yan. So, dito manipis lang yung ilagay natin. Ano? Hindi katulad dun sa ano, masyado marami. Tapos yung pinaka-plate lang yung lalagyan, no? Hindi ba pwedeng lagyan dito sa banda rito? Yan, ikalat lang natin, no? Ikalat natin dyan. So, pagkatapos nating lagyan, patuyuin lang din ulit natin. So, kahit mga 15 minutes, no? Tapos, habang pinapatuyo natin yung lining, tsaka, ay yung rugby. Maganda kasi tuyong-tuyo yung rugby bago natin idikit. Hindi naman yung tuyong-tuyo na hindi na dumidikit eh, no? Yung tamang papatuyuin lang natin, no? Para pag dinikit natin, talagang makapit. Hindi malabsak. So, habang pinapatuyo natin yan, punta natin yung motor, linisan natin. Yung pinaka-motor niya. So, habang pinapatuyo natin yung rugby, no? Linisan muna natin to. I-brush muna natin to para pag dinikit natin dito yung binalik natin yung takip, walang alikabok. Tanggalin natin yan. So, ingat-ingat lang, dapat nakamas kayo, no? Matanggal natin yung mga nadurog na lining dito. Okay, dito sa loob niyan. Kung may blower kayo, gamit kayo ng blower, no? Yan, gamitin natin ng blower para tanggal. So, bali itong blower na to, nabili lang namin to sa Lazada or I think siya Shopee. Nag-endorse eh, no? So, mura lang. Nasa 400 plus to ang nabili namin. So, bali 2 years na to namin ginagamit. So, ayan. Okay. Pwede na siya. Pag tuyo na yung lining, balik na natin dito. So, stay tuned, guys. So, ayan, guys. Tuyo na yung lining natin. Tuyo na yung rugby natin sa lining. So, kabit na natin siya dito. Yan, nakakabit na siya. So, gagawin natin dyan.
pipit-pitin natin ng screw or kung meron kayong maliit na hammer or bantawag doon, martilyo. Yan. Point mo lang siya ng ganito para mag-fit sila. Pukin mo lang yan paikot, no? Para talagang dikit na dikit. So, okay na. Yan. Makikita mo naman kung nakaangat pa eh. Pipitin mo lang. Ito, pag ganito, pag ganyan na, pinipit natin, halimbawa, pinatuyo natin ng ano, pag salpak mo nito, pwede na itong gamitin eh. Hindi ka na mag-aantay pa ng ano, ng ilang oras. Kasi pinatuyo na natin siya eh. Tsaka pit na siya. So, pwede natin siyang magamit. So, tara, balik na natin. Okay, sa pagbabalik, kunin natin yung ito. Sa treadle, no? Tapos ipasok muna natin dito. Para mamaya, hindi na natin galasin. Para hindi na tayo mag-adjust. Ayan, nakakabit na siya. Tapos saka natin isalpak. Ayan. Dapat yung level niya nasa maka-level siya, ganyan. Tapos, ipit mo lang din. So, pag nakapit na, dito. Ayan, medyo ayan natin. Ayan. So ayan, balik natin yung mga screw. Ano natin lagyan dito? Alawa dito. Nalaglag pa. Okay. Tingin natin. Tapos, yun dito sa loob. Ayan. Higpitan na natin. Saan natin hihigpitan ng todo? So ayan, tapos na natin igabit yung ating
clutch lining sa ating motor. Naibalik na rin natin yung takip niya, ulo niya. So meron lang tayong napansin ano, itong mga sinuli dito sa ating pulley ng motor, no, nakaikot dyan. So dapat tanggalin natin yan kasi nakaka-apekto yan sa performance ng ating motor. So yan sa nakapagpahigpit, no. So kailangan natin yan tanggalin. So, na siyang mga sinulid. So, buti konti pa lang kasi pag napuno na 'yon, so kailangan natin tanggalin tong nuts dito para maalis natin yung pulley, tanggal natin yung lahat. Pero this time konti lang naman kaya tanggalin ng sungkit-sungkit ng trimmer. Okay. So, ayan na. Wala na tayong problema. So, ayan bago natin tuloy yung ibalik, you know, ibalik natin muna yung belt. Tapos saka natin ibalik yung motor. Laglag yung ilaw natin. So, ayan na. Okay, see you guys. Hi everyone, sana po nakatulong ang video natin today. And kung meron po kayong comment or suggestion, just comment down below. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po tayo. And thank you for watching. See you guys.